Ayan Give ko po. lang ito. From the top. From the top. Yes, Okay, no, game. from the top po. Sige po. Yun po, una po, pakilala po muna kayo. Your name and your occupation po. Okay. Hello po. Ako po si Patricia Lasaten. Isa po akong full-time musician and I am the keyboardist sa bandang Ben&Ben. And ako naman ang bassist ng Ben&Ben. Agnes Reoma, also full-time musician. Ayan po. So first of all po, can you tell us po how you two meet? Kung paano po kayo nagpakilala? Same kami ng college. So, sa Saints ko kami nagkakilala. And mas naging friends tayo kasi same kami ng music org. So, officer kami doon. Tapos, doon kami naging like, maging best friends. Best Ah, best friends. friend. Nag-start po kayo from best friends. Yeah, Apo. same friend talaga. Pero ano kami, ang tawag dito, very involved kasi kami sa org noon. So kapag kunwari may mga projects, ewan ko, ako gusto ko kasi yung ganun eh. Gusto ko kasi nag-work. So kapag may mga projects, I would usually volunteer or I would usually initiate na, sige, tutulong ako. Tapos siya din. Tapos most of the time, nagsispend lang kami ng time sa org office namin dati na mag-organize ng files. Tapos yun lang. Tapos naging close na kami from there. Apo, so buong college duration po, parang best friends po talaga kayo. Or nung college po ba, nung time din po ba, nagkaroon din po ng romantic feelings for each other po? Ako, crush ko siya noon, pero straight siya eh. So, hindi ko siya inano. Diba? I mean, pwede naman mag-crush eh. Normal naman yun eh. Pero, hindi ako nag-act on the feeling. Kasi, yung nga, alam ko nga, straight siya. Well, Kayo po, pero Miss. nag-turn na ng, if you guys watch yung MV ng Yes. Paninindigan Apo, Kita. Yeah, paninindigan kita. it's really, hindi siya 100%, mas ano siya, ang tawag doon, inspired. Yun. But also inspired by true accurate. events. Kasi ganun din na parang, I think, mga third year ako or fourth year, nung mas nagkaroon na ng understanding na Enlightenment. Enlightenment. Kasi yun nga, we really started as like really close friends na kahit nung unang years ba? Na may, I mean, kayo pa na ex mo, tapos ako pa yung, kami yung nag-a-advise ng mga best friend niya. Tatlo kasi kami yung close na, o kumusta pag nag-aaway sila. As in, ganun talaga na, hindi, walang mali siya or anything. And I think, doon lang nagkaroon ng like, development along the way. But, yeah. Third year yata, no? Nung naging, third year ba ako? Yeah. Oo. Kasi medyo mid-college, Mid-college na po, no? Pero po, sino po, if I may ask lang po, sino po yung parang nag-confess sa inyong dalawa about their feelings for each other? Nandun na din naman siya sa MV. Nakita niya sa MV may parang nagtanong. I think Ask FM din yung nilagay nila sa Oh, Ask MV. FM yun. Kasi kunento namin yung buong detailed story dun sa director. Tapos sobrang tuwang-tuwa si Direct Nick. So sabi niya, oh, yun na, yung Ask FM lagay din natin yun. So nag-message ako sa Ask FM. Kasi nga medyo takot tayo. So mga hindi may alam na yung mga hindi non-millennials dyan, Ask FM is more like Curious Cat. Or sa ano, Ay, sa IG hindi nga na na Curious Curious Cat. Cat eh. NGL. Yeah, mga ganyan ganyan ba yan? niya. So you don't want the others to know who you are. So anonymously kang mag-message. Pero may ano na pala siya nun, hunch na it was me. And then, so she was really trying to like, fish it. Pinagdasal ko talaga yon. Sa akin. Ay, hindi ba talaga kayo nag-message? Kasi weeks prior to yung pag-confess niya, meron akong, nagkaroon na ako ng hunch na parang, hala, type ako nito, baka type, pero straight siya. Meron mga ganong na-feel na parang, hala, ikakaiba na yung hug na to, ah. Bakit medyo matagal yung hug na to? Ba't medyo matagal yung beso na to? Kasi meron akong mga ganong hunches. Kasi diba, parang, hala, iba na ata to, ah. Pero diba straight ka? Ganun. Pero when you figured out po na shop si Miss Agnes po pala, what was your reaction at that time? Ano? Well, kasi pagkasagot kasi niya nung day na-receive ko yung Ask FM, di ba? Bakit nakita ko talaga to? So, na-receive ko yung Ask FM. Tapos, sabi niya, parang nakalagay dun sa message,
hi, crush kita, pero ayoko sabihin kasi ayoko maruin yung friendship. Tapos sabi ko, kinutuban na ako, pero ang sabi ko, hi, baka hindi kita kilala, pero baka we can be friends. Tapos, 1 minute later, nag-refresh yung Twitter widget ko for desktop sa laptop ko noon. Tapos nag-refresh siya, yung first tweet na lumabas, ako yun, hindi mo lang alam. Tapos siya yung nag-tweet. Pero at tapos nung makita ko yun, wow, ano yun? Tapos sobrang nagulantang yung mundo ko kasi, teka, di ba straight ka? Bakit ganyan? Eh, kinabukasan, para mag-meet kami. So, tinatry ko siya hulihin. Tapos hindi siya nag-confess. Like, I would say, meron ka message sa akin sa Ask FM kagabi. Sabi niya, crush daw niya ako. Kailan mo ba yun? I was giving you the right names ng mga blockmates natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Kailan mo ba yun? Ayun. And after that po, parang paano yung naging process of the two of you, parang syempre reconciling the idea that you are best friends, pero welcoming this new idea of you being together as partners. Mabilis lang ako nag-adjust kasi crush ko na siya eh. Ako yung isa yung hindi ko kasi kahit yung nag-confess ako, hindi ko siya naitaas. The next level is maging like partner or like even girlfriend. Nung time na yun kasi parang hindi pa ako truly out sa sarili ko. As in, parang, I think yung first level na parang dapat ikaw muna comfortable ka kung sino ka. And bago sa akin lahat ng ideas, yung feelings nga itself. Kaya hindi ko alam kung saan ilalagay yung feelings. Kaya yun yung nag-resort ako to like putting it sa Ask FM kasi I wasn't even like imagining it na pag pinuntahan kita, ay sinabihan kita parang, oh, so may, parang naalala ko sinabi ko sa girlfriend, sa isa pa naming best friend, di ba na, siya yung una nakaalam na parang may something, may feelings na ako. Tapos, may sinabi siya noon na, o oh, pag naging mag-girlfriend na kayo ni Pat, wag niyo akong ipapapil na third, third wheel. So, sinabi niya yun, as in, sobrang weird, na-weirdan ako sa idea na, girlfriend, hindi siya pwedeng maging ganun, kasi nga, sobrang wala siya sa concept ko growing up from our, religious family, tapos from a community na hindi naman, as in, first flat sa akin yung time na yun. So, hindi siya madaling transition for me. Like, it took me like months na, buti na nga si Pat, parang gets din niya, kasi siya naman, since bata pa siya, grade school, high school, you know na who you were. Tapos parang ako lahat siya bago sa akin. So, I thought kasi at that time na parang, oh, may feelings ako. Baka pag sinabi ko siya or nilet go mo, parang pag naiiyak ka, pag iniyak mo, mawawala na siya. So, nung time na yun, yun na iniisip ko na parang isa-isa sa mga biggest away namin nung mga first year. Sabi ko, parang, oh, na-imagine ko pa din yung sarili ko with a husband and kids. Sabi niya, saan ito? Hindi ginagawa na. Pero with that po, with that challenge, actually parang it's one of your first challenges. How did you help each other overcome that na Miss Pat helping Miss Agnes identify herself or like know things about her soji tapos po you learning new things from Miss Agnes po learning new things from Miss Pat. How did you go around that phase po? Siguro from my perspective kasi ako yung mas matagal ng out. So, medyo mas gets ko na yung kung sino ako. And I tried to look at the whole situation from her perspective na kaka-out niya lang sa akin. And very small pa lang yung circle of friends na nakakaalam na na queer siya. So, parang ako in-accept ko lang talaga. Kasi totoo eh. Kasi hindi mo naman mapipilit eh. Tsaka kanya-kanyang journey naman yan. Yes. Pero syempre, like, nung una, parang kapag meron kami mga kasalubong ng mga friends, i-deny niya talaga na kami, ganyan. Siyempre, masakit sa akin yun. Pero, eventually, in fairness naman sa kanya, binavoice out ko naman kasi na kapag nakahurt ako. Pero, at the same time, binavoice out ko din na, pero naiintindihan ko. So, go at your own pace. Awesome. Eventually, at in fairness naman sa kanya, she really did the work. And, proud ako dun sa kanya, sa part na yun. Kasi,
Siyempre, ang hirap kaya noon. I mean, as a baby gay, tapos parang months later, biglang nagsasabi ka na na, shucks guys, queer pala ako. Kami ni Pat, diba? I try to look at it talaga from her perspective. So, that's, yeah. Kayo naman po, Miss Agnes. And I think sobrang nakatulong din na I didn't feel yung pressure from her side. Na hindi ko ever na feel. Kasi may mga ganun stories, hindi ba parang mag-out ka or parang wala na to. So parang nandun lang yung alam kong safe ako sa relationship namin kasi wala akong kailangang patunayan. Kasi I'm just being truthful lang din naman sa'yo na parang I'm at this space right now. I'm not sure if kaya ko sabihin to anyone pa, like to my family or to other people outside this like super ano close na friends. Pero yun, parang as in dahan-dahan siya, years talaga siya until yung MV talaga yung parang like the boss level. Yun na yung boss level of like tapos, coming ilang out. Years na tayo nun? Like, it was like 2 years ago lang. 7 years. 7 years bago kami nag-grand coming up. Like, sure kasi yun, yung MV, pag nilabas yun, lahat yung pinsan ng tito, ng... So, yung MV, before the MV po, parang you're not yet out as a couple po, natama. I mean, out kami sa family, yeah. Friends, ganun. Pero sa public like, po. Sa public, I think, at least sa mga fans, they know if they know. Parang we didn't, we never like, explicitly said yeah, that. Yeah, sa mga interviews. Together. Pero like, hindi, I mean, nagsasabi naman tayo na, oh kami, it's been 7 years. Like, nagpo-post naman ako eh. I mean, dumating sa point na naging comfortable naman ako sa pag-post. Posting eh. Yeah, tapos. Instagram. Tapos, pero kapag interview, kunwari kapag may nagtatanong ng, may nagkaka-inlaban po ba kayo sa banda, di ba ang dami nyo? Hindi kami sumasagot. I think may fear din na hindi namin alam kung ano yung safe level with like the yun, yung mga like interviewers din naman namin sila kilala or like yes, when yes. We're outside sa kung saan ang mga studio so we're nandun pa din yung like parang fear na kasi hindi nila alam eh parang and actually sa buong band nga kami ni Pat yung pinaka like straight women looking diba so parang hindi mo din siya agad i-expect so hindi din kami sure kung paano siya iti-take ng mga tao so may fear so we always like go ng neutral. But when it comes to our own social media and yung mga may gusto namang may alam yung nag-follow lang sa amin. So, doon naman parang kami, like, wala naman kaming tinatago. Eventually, I guess we just stop caring so much. Kasi nagulat din ako sa reception actually ng MV. And especially doon sa mga kilala namin. I mean, hindi may kilala. We expected some people to not take it ng maayos. Pero sila, eventually, yung mga kinakatakutan namin people na malaman. Nung nakita na namin sila after ng MV, as in may mga like, ayun na, shucks, alam kong napanood niya yung MV, ano kaya sabihin, ganito, ganyan, ayun. So, yung mga reunion sa both sides. Ah, sige. Ask ko lang, okay lang po bang magpa-timeline lang po? Bale po, when you confess, anong year po yun? 2014. Alam niya yung date. Sorry. 2014 po, tapos may Ben&Ben na po at that time. Tama po ba? Wala pa. Anong year po nag-start yung Ben&Ben? 2017. Actually, may question lang po ako. Coming into Ben&Ben, parang, how did you come up with the idea na parang both kayo magiging part ng band? Hindi siya plan. Actually, kasi when Ben&Ben started, I know na yung, well, we both knew na yung, Benjamins. So, may banda kami ni Pat. It's called Runway Hits. As in, college band. Tapos, we played sa Lasal. Tapos, dalawa kaming artists. It was us and the Benjamins. So, andun sila, Pau and Miguel. So, nag-hangout kami sa, Tapos, eventually, they keep on getting me as bassist pag may mga gigs sila sa, like, pag medyo bigger gig that time biglang sa Mercato or sa mga events sa mall as Benjamins nun. So, nagkikita kami every now and then ni Kiefer, ni Tony, kasi mga sessionist kami. Mm-hmm. Tapos, in-record na nila yung the EP, yung Katang Isip Lives, yung mga yan. They got Pat to play keyboards. Mm-hmm.
Pero hindi ko siya rineko. As in, they can attest to this. Wala akong sinabi na erect na kunin niyo si Pat as keyboardist. Mm-mm. I think Paolo message her. Si Miguel yung nag-message. Ah, Miguel message. Ah, kasi si Miguel, nakasabay namin si Gigi. So every now and then, sorry. Every now and then, every now and then, parang nanonood si Migs ng mga gigs natin. Mm-hmm. So, I think dun niya kinuha si Pat. So, may gig kami noon, anniversary namin. They didn't know actually na kami. Kasi hindi ako out, di ba? Tsaka, mm-hmm. Hindi pa namin alam kung safe ba dito. Oo, like, di ko pa, hindi naman kami nag-start din as friends ng band. Mas ano kami, we fell in love sa music. Mm-hmm. And sa kama, like, parang working together. As in, like, it took me, like, 3 months to talk to siya. Mga ganun, si feeling ko, hindi kami, like, swak as people, parang ganun. Pero, like, when we play together, masaya siya. So, parang ganun din yung mood. So, yung the way I play bass and the way Pat played keyboards that time, sobrang nag-swak lang siya. So, may gig kami, tapos anniversary namin. Mm-hmm. Tapos, we had to tell Tony ng time na yun. So, eventually, everyone, guys, anniversary pala. So, parang, tapos, doon namin na-feel na, safe from group. Okay naman pala. Kasi wala ko narinig or wala ko na-feel na parang, oh, they judge us or something. So, sobrang everybody was happy and parang, oh, buti na lang nagsisay yes kayo sa show na to even though. So, yung gig pa na yun, parang tayo pa yung last band. Oh, tapos, last band tayo. Wala nang nanonood sa gig namin. Somewhere in BF. Yeah. So, yun yung sa band. It's good that the band also are okay and actually welcoming with your relationship. Can we go through the process of doing Paninindigan Kita? So, who wrote po yung song and was it really inspired by your stories and how did that go about po sa process of making the song? Actually, hindi naman kami yung nagsulat. Hindi naman kami yung dalawa ni Agnes yung nagsulat. Si Paolo actually yung nagsulat. He sent it sa GC namin nung kasagsagan siguro nung election campaign. Tapos sabi niya, pwede natin gawin tong song na to, ganyan. And then, when he listened to the demo in the car, as in it was just his voice and guitar. His voice tapos guitar. Tapos mas mellow pa siya nun, as in mabagal siya na song that time. Mm-mm. Tapos, ba? Diba? Ako na feel ko lang, medyo nag-gravitate talaga ako towards the song. Mm-mm. Tapos, hindi namin alam na yun pala yung feel namin. Kaya ako yung pang sunod-sunod na pangyayaring yun. Kasi, medyo pinakialaman ko. Pero kasi nung narinig ko yung song, wala akong attachment to it na, or nag-reflect ako na ako yun. Wala akong ganong like, connection to it actually. Pero I think after when we were doing na yung everything, parang nag-make sense na, oo nga, na-stick talaga na may sobrang laki ng mga similarities sa amin tsaka nung dun sa song. Mm-hmm. Pero when we were, even after we recorded it nga, parang saktong, same lang siya ng like how pagtingin for me is, as in, it's mm-hmm. a cool, chill song, ganyan. Mm-hmm. Tapos, nung ipapasa na, may right before kami pumunta sa isang rally, naalala ko yun. Pasig rally. Right Pasig rally. Rally. Yeah, we were in the backstage. Tapos, yung creatives team namin, pinakita yung cover art for it. Tapos, nakita ko siya for the first time. Tapos, sabi ko, last pass na ba to? Or isend yun na sa Spotify? Sabi ni Karen, or ano, akala ko nakita niyo ng lahat, pero ipapasa na namin to Spotify. Tapos sabi ko, okay. Tapos sabi niya, bakit may something ka ba? Tapos parang in-ask niya ako nun. So parang, hindi naman niya ako in-ask, hindi ko na sabihin. Pero dahil nagbigay siya ng door na open na, bakit may something ba dun sa cover art? Tapos sabi ko, feeling ko hindi nag-reflect masyado yung cover art ngayon. Tapos nagbigay ako ng ideas. I mean, kasi parang, hindi din ako ma-attend naman ng meeting nila. So parang ayoko tipong bilang magbigay ng ideas nang wala. Di ba? Hindi ko naman talaga dapat involved. And then tinanong niya ako, tapos sinabi ko yun. Tapos parang, dun ko na-bring up na parang, I think mas mag-reflect siya kung hindi siya, basta may iba akong idea nun. Tapos sinabi nila na, nga, no, baka pwede natin i-try. Tapos, habang nangyayari siya, dahil nag-brainstorming kami bigla, yung, anong title ni Eve? Art direct. Graphic. Graphic artist. Yung graphic artist namin,
sabi niya, alam, it's cute. Kung ano to, women, ano yung LW? Willow. Willow. Woman loving woman. WLW. Oh. Actually, hindi nga pala, sabi niya, kung same-sex pala to. Yun. So, ang sinabi ko, oh, astig, dapat dalawang guys. So, ang naalala ko yun, sinabi ko, Pomigs, bilis, try nyo, apipicturean ko kayo, holding hands lang kayo dyan, tapos parang may nakasabit kayo sa MRT. So, actually, si Pomigs yung una kong pinicturean. Tapos, sabi niya, ginagawa ko siya, parang naging joke, oh, fatness, try nyo, para lang, ano, ditiray namin for fun. Tapos, okay, so, may dalawang version si na Pomigs, tapos kami yung dalawa. Eventually, dapat, ano lang siya, ang tawag doon, model? Model lang siya. But then, reference. Ginawa nila siyang kaming dalawa talaga. So, yung art, di ba, parang kamukha namin. Tapos, nasa, parang a few days after, nasa van kami. Tapos, naging topic siya bigla na, guys, gaano kayo ka-comfortable kung kayo talaga yung magiging parang visual aid. Kasi parang kami talaga yung nandun sa MV. Pero si Pat kasi nakapag-reflect na siya. As in, yung buong story namin. Medyo pinitch na kasi nila yun. As a joke. Pero like, ako kasi, overthinker kasi talaga ako. Kasi, andun na ako eh. Okay, what if nga, ano, tapos makikita to ng nanay ko, makikita to ng tatay ko, makikita to ng mga tito. Makikita to ng mga ganun. Ang dami ko nang inisip. And then, when we talked about it sa van, meron akong na-feel na mabigat. Na magaan din at the same time, I guess. Para siyang mabigat kasi, hala, parang solid to. Pero at the same time, nakakatakot siya. Pero solid to. Pero nakakatakot siya. Ganun siya eh. Ganun siya sa akin. But, ako nag-guess ako kasi, I think, sorry. Okay lang po. I think, ano, there was just something telling me na okay kung gagawin ko siya. Hindi ko siya ma-explain eh. Parang, feeling ko parang sinasabi sa akin ng universe na, alam mo kung gagawin mo to? Okay to. Solid to. Maraming matatouch dito. Parang, yeah. So, despite the fear na nafe-feel ko, there's also this feeling na parang shocks. Kapag ginawa ko to, maraming mahaka, what do you call this? Hindi naman relate eh. Pero maraming mahaka. I mean, lots of people will be able to see themselves in our relationship. Kasi, I mean, you know, about representation and all of that stuff. Pero gagi, nakatakot talaga eh. Kayo po, Miss Agnes, what did you feel and how did you say yes? Na yung idea actually na kami yung mag na naisip ko na din siya nung time pa lang sa backstage. Pero ayoko siyang sabihin kasi objectively kung ako lang si Agnes na part ng tumutulong sa creative team, sobrang pasok talaga siya. Pero as Agnes with the fear and ako yun na yun nga yung parang hindi pa ako fully out sa lahat. Ayoko siyang ibigay. So gusto kasi sobrang nagme-make sense siya kasi sobrang lahat parang inline yung song and story namin dun sa and with the whole ano parang ang ganda niya pero nung I think si Pat kasi naging brave siya and alam ko siya din naman yung parang between us siya din yung may family na parang hindi pa kami sure kung tanggap ba talaga tayo nun. So nung nag-guess siya and game siya na harapin yung buong challenge niya and sabi ko di okay then I think it's about time kasi ilang taon? 7 years na din kami nung time na yun. Tapos, hindi din naman na secret yan sa family namin. I mean, out namin sa families. Pero, syempre iba yung nakita ng family namin na sobrang out din kami sa public, diba? So, parang, I think, yung feeling lang niya kasi hindi naman namin siya pinlano lahat. Yes. But just things happened. Are falling into places. I think, as in, one by one. Things fell into place so quickly. Yeah, parang yun nga, parang kung yung sinabi ko kanina kung nagsabi naman si Karen na wag siya gawin. I mean, wag ako mag-comment. Hindi siya mangyayari. I mean, yun na yung iba yung ano eh, iba yung cover art ng una. Tapos kung hindi naman nagsabi yung art director namin that time na, oh, try new partners. I mean, it came together. Hindi naman na hindi siya nanggaling sa amin, pero like lahat siya laging, oh, saging joke lang siya parang si Pao nagsabi, kaya na din kaya sa MV para di na tayo kumuha ng artist. Kasi that time, yung last na MV namin was
Katniel. Katniel, ang hirap naman oo, kasi kasi tapatan parang, paano, ano yung next MV natin? Sino yung kukunin natin? Wala na tayong budget na ubos na sa... So parang, okay na nasa joke siya na parang, oh, parang di na tayo kukuha ng pang-TF sa ano, tapos nag-joke pa kami. Hindi, may TF din kami. So joke talaga siya ng una, tapos eventually parang, oh, may sense siya, no? Tapos, oh, are we gonna do this? Alam mo yung mga things na nangyayari sa'yo, na nangyayari ng napakabilis, as if it was meant to happen. Yeah, it really felt like para that. Parang siyang ganun eh. Yung hindi naman, we didn't ask for it. It just happened. As in, parang walang resistance, walang kahit anong resistance from the universe. Walang even nag-stop. Scheduling of the MV, kasi napaka-smooth. We were kind of busy and ang dami. Ay, may mga lockdown pa nung time ba na? No, hindi na masyado. Ah, okay. But parang even the MV was like super smooth. Like one day natin. The shoot day, sobrang easy. Yeah, one day lang lahat. Ang daming nangyari. And when that, when nung nalabas na nga siya, parang, kamusta yung naging reception for you guys? Parang, ano yung naramdaman niya dun sa reception na sobrang welcoming ng mga tao and sobrang andami rin syempre na proud na parang you were championing the LGBT community at that time. Especially, it was released during Pride Month at that time. Actually, medyo hindi namin siya na-expect. Kasi, I don't know, maybe it's just part of being in the queer community din na every now and then parang mas nag-lean ka sa baka di nila tayo accept or baka may hate comment siya na parang mas nasanay ka na na meron siyang ganun. So, when we like put it out na after kasi ako din yung parang mas ano eh, nagpo-post sa mga fans ganyan. After nung i-post yung sorry. After it post yung MV, naalala ko na, I think 2 days na hindi masyadong nakikipag-interact sa mga social media. Kasi takot nga ako na parang, same. Oh, baka mag-comment si ganito, or like, even strangers nga, parang it still hurts na biglang may makita kang comment na ganun. From so, a stranger. Hindi ako, as in, bigla akong nag-hands off. Ayoko munang makita lahat. Kasi ayokong, gusto ko munang i-celebrate yung nangyari na parang we were able to tell our story that way, yes. And naging brave kami. So parang yun muna. So ayoko muna siyang magkaroon ng any bahid of like, oh, may hateful comment gusto dito. Gusto ko muna siya i-enjoy on my own. one way after. Ayun, tapos, ayun, no, I think it was second day when we started checking yung mga comments. Na parang, sige, oh, game man. Na ako i-check. Siguro parang one in 100. Yeah, I think comment was that even like sobrang the way we were thinking na parang mas sila pala talaga yung mga mas ganun siya. Mm-mm. And we were really surprised and I think sobrang blessed din kami in that ano sense kasi hindi it could have gone differently. Mm-hmm. Pero I think sobrang thankful din kami sa community ng Ben&Ben kasi at least yung mga liwanag din, parang same sila na how we like see things, accept yes. things, and like mas understanding sila. Kasi hindi naman lahat sila bakla, di ba? Pero like they really understand the, kung ano to. And then, ako parang after nun, daan-daan siya naging, ang galing. So, pwede naman palang hindi isipin yung worst. Ganun, ikaw ikaw, yeah, it wasn't as bad as I thought it would be talaga. Yun. And I secretly still watch it every now and then. And you're right after po nun, parang a year later, parang 2023, you were engaged, you announced your engagement. And a lot of people were really inspired by your story na talagang very strong yung relationship nyo, even you're in the entertainment industry. And we see this not as many times as we see heterosexual relationships in the industry. So how does it feel that you represent a lot of women, loving women? And parang ano yung for you yung weight nun na you represent the LGBT community in the entertainment industry? Bigat. Oh, bigat.
Ang bigat kapag na-verbalize siya that way eh. Parang, oh my God, oh nga, no? Ang tagal lang may mga queer people in the industry. As in, hindi siya bago eh. Like, meron akong mga relatives na queer in the movie industry. Pero kasi tayo, medyo mas nasa spotlight na so, yeah. Yung difference, I guess. But, kaya, like, parang with the MV din, and tayo din yung laging nasa... Yung cute nga yun eh, parang after ng MV, sa lahat, like, series of gigs right after it, may mga nakikita kaming flags. Yes. Like, 100% may naka-pride flag, tapos may nagbibigay sa amin ng flag ng time na yun. So, parang, eh, hindi naman namin na-expect na magiging, ano ba to, like, queer campaign. Kasi we saw it naman nung we did the MV, mas ano siya, like, it's a love story, hindi siya masyadong nalalayo. Kasi parang, you don't want to, like, it's so special kasi ganito siya. Mm-mm. But we didn't see it din naman na parang when we did it, the MV, parang mas magiging staple na tayo yung mga bakla ng Ben. Hindi naman din natin siya, kasi lahat ng mga nangyayari ngayon, parang di namin siya inisip that time. Tapos, but that doesn't mean that we take it lightly, yeah? Just because hindi namin siya iniisip. Kasi when you verbalized it kanina, sobrang, shucks, ang bigat. Uh-oh. Kasi parang feeling ko bawal na ako magmura, ganyan. Pero hindi naman. Pero, like, I just hope na, ano ba? I hope we're doing a good job, I guess. Mm-hmm. I mean, as human as we are, I'm sure, like, somewhere down the road, baka may masabi kaming mali or something. But I hope we're doing good so far. Ako naman, ang inisip ko lang whenever, like, yung may ganyang, when I see, like, messages from fans every now and then, and they look up to us nga, kasi nga, kami nga yung parang nakikita nilang representation, ganyan. I just want us both to like, show them na we can live ng normal. Actually, yung mas gusto kong makita nila, na hindi siya ganun. Possible yung queer joy. Yes. Yeah, na, or na, hindi siya kailangan maging special na, I mean, like, syempre, like, love is special, but I don't want them to see it na parang ang dami pang kailangan gawin or mangyari para lang ma-celebrate yung queer love. Or like, parang, well, kumpi kasi, we try not to make it seem so heavy. Kasi, yes. I mean, it is, you know, it's heavy. But at the same time, siguro, gusto lang namin ipakita sa kanila na it's possible to be happy. Yes. It's possible to be happy and it's possible, you know, there's always hope yes. sa ganitong relationship. I mean, not that there is the absence of hope, but, yes. Mm-mm. But, you know, kasi for some kids, kasi, hindi sila makapag-out sa mga parents nila. May mga nakuha kaming mga messages na yun. Every now and then. Every now and then na hindi sila makapag-out sa parents nila. Hindi nila alam if they'll ever be happy or if they'll ever come out to the people closest to them. So, I think kami siguro, it's a weird day to say that, I mean, malaki yung ano namin. Kasi feeling ko hindi eh. Feeling ko hindi talaga. But we just want to give these queer kids hope. Maybe that's one of the reasons why we also did the MV. Yes. So that they sana makarelate, one, para makarelate sila, two, para mapanood ng parents nila. Para mapakita sa kanila na posible maging masaya. And we typically see music as pag, for example, as members of the LGBT community, parang ang ginagawa niya para to empower, ay para empower yung pagiging yung queerness ganyan. Pero with Paninindigan Kita kasi parang it normalizes the fact that people can members of the LGBT community can also experience love ganyan. So why is it for you important that we see the point of view of the LGBT community in all forms of music, kahit ano pang genre yan? Ako nga, hindi lang music eh. All kinds and forms of media. Yes. So sobrang, like, I keep on saying this sa mga interviews like this na sobrang nakaka-proud yes. makita yung mga, sabi mo, baby gays or the gay kids right now. Kasi like, yun nga sa MV, diba, parang may part doon na when we held hands. Or like, I just leaned yata sa'yo. Tapos parang, May pag-usog pa ganun. May tita. Nangyari talaga sa amin. Actually, mas malala yung nangyari sa amin. Kasi na,
Ang tawag doon? Sinigawan kami sinigawan from across. kami. Ayun, parang naka-speeding car siya eh. Tapos nag-hug lang kami, tapos sinigawan kami. Nag-stop Habang yung nasa park car. siya. Nag-stop ba siya? Nag-stop yung car. Tapos sumigaw siya ng Sinigawan parang kami na hurtful parang words. Huwag mo na sabihin yung hindi masamang mga salita. Oh, parang binaba niya yung window, tapos nagsabi siya, tapos umalis siya. So yung feeling mo, sa lahat ng mga tao sa street, nakatingin sa amin bigla. Tapos parang, ang weird ng feeling na yun. As in, hanggang ngayon, pag Very vivid inaalala siya ko sa siya. utak ko. So, may mood sa akin na, na parang, shucks, we can't hold hands sa public or we can't hug sa public kasi may possibility na ganun. Tapos sabang nakaka-proud siya. Kasi like when we go sa malls or sa kung saan ngayon, may kita mo ang daming mga, as in, normal na nga siyang tignan eh, na may parang to... I guess siguro ibang usapan kapag nandun sa same vicinity yung parents ng kids. But like, I mean, like, comfortable sila in public. Yeah. Tapos, well, I think we have to give it sa, not just music eh, like even sa media talaga with all these series that like, ever since nung pandemic, lalo parang mas nag-champion siya sa mga lahat ng all forms of media, even sa art, like visual arts. As in, dun talaga mo masasabi na sobrang kailangan ng representation. Kasi, like ako growing up, I really, really hope na may ganun din kalakas noong time na yun. So, yung 7 years ko siguro naging like 7 days or seven weeks. Alam mo yun yung pagtanggap ko sa sarili ko kasi I see people na yun nga, parang yung reason ko kanina na ang tagal kong mag-come out kasi wala siya sa dictionary ng brain ko. Kasi growing up, alam ko lang na dapat husband and wife or hindi siya, walang, yun yung only future. So parang if there's something else, kahit na may feelings ako for Pat that time, hindi ko siya malagay sa picture, sa future kasi hindi siya nag-exist in my head. Kasi wala ko nakikita sa movies or wala ko narinig na songs about it. Tapos, yun yung sobrang nakakataba ng puso ngayon. Kasi all artists are being, like, ano, proud na and nagiging brave. So, parang sana magtuloy-tuloy lang talaga siya. And eventually, I really hope yung future ay, yung pinaka-hope talaga namin is, yun nga, parang maging publicly mas accepted siya and then we'll come to a point na magiging legal na yung same-sex marriage. So, siyempre, yun yung parang end goal. Hindi naman end goal. That's the one of the main goals. Siyempre, main goals. Siyempre, gender equality, ganyan. Pero, one of the main goals. Yun. Like, I think malayo pa, pero ang layo na din ang narating. Yeah, like, natin, thank you to all the gays that came before us, talaga. Well, like, parang lahat ng artists din sa music talaga and sa mga directors and sa writers na gumagawa ng mga movies and series. Grabe. Kayo po, Miss Pat. Anything you want to add? Ang dami pong mga films na napapanood. Sorry, wait lang. Kailangan ko umubo. Ang dami pong mga films na napanood the past few years na I wish I watched nung high school ako. Like, naalala ko nung, sorry, GM ito. Okay lang. Lumabas yung The Rich Man's Daughter. Oh my God. Queen talaga ako doon. I mean, that was one of the first series na napanood ko na ano, nabading sila na queer women sila as in aside from L word. Oh, prime time yun. Prime aside time. From L word, the L word na medyo mas pang matanda. Pang-matanda na medyo mas pang-mature audiences. Meron tong Rich Man's Daughter na in a Filipino context, nag-cling on talaga ako doon. Tapos parang doon ako sa yung mga highlight sa akin talaga doon sa Rich Man's Daughter, yung mga moments na masaya sila. Kasi doon talaga ako, yun talaga yung nagbigay sa akin ng hope when I was growing up. And then now, you have, there are so many queer films out right now. Sa Netflix, you have Heartstopper. Recently, yung Rookie ni Samantha Lee. Yes. And these are films that I wish I watched growing up para at least na-feel ko na hindi ako mag-isa sa struggle para sana siguro nung bata ako kung napanood ko to, siguro hindi ako ganun katakot mag-out. Yes. Siguro mas komportable ako sa kung sino ako. I mean, I'm so very happy that queer kids today get to watch yung mga ganung yung mga ganitong films at mas marami na sila ngayon. Yun, ganun siya kahalaga. I mean, when I'm reflecting about it, like, very important siya and, to a kid na mag-isa. I'm down to my last few questions na lang. Second to the last is, why is it important that
women and the LGBT community help together in fighting for their rights. Grabe, pang malakasan pala talaga yung mga questions. Sorry po. Hello. No, it's okay. It's okay. May isip ko ba? Ikaw, go ahead, go ahead, go ahead. I think tayo-tayo lang din naman yung nakaka-alam ng struggles. So, I guess minority. It's a unique struggle. Yung like sinabi namin kanina, like coming out, yung lahat ng to, and it's a unique struggle na ang hirap niya i-explain sa iba kasi parang kahit na may sense na siya ng solution sa'yo, that fear nung narinasan mo siya, I think yun yung sobrang mag, at this one, I think yun yung parang pag may nakikita, nami-meet tayong friends na parang gets mo din na, oh, budding din si Derek or budding siya. So, parang biglang nag-click kasi gets mo lang na same tayo ng pinagdaanan. And so, sobrang dapat yung mood is we should help each other na hindi na siya ma-feel ng iba pa. Parang yun yung pinaka, ano sa akin eh. Parang yung strong feeling na yun na it's enough na we were able to survive that challenge, and parang we should, with our power ngayon, with the music na we have and yung art ng yes, lahat ng mga queer sa community na to, na parang we can like do something about it talaga. And ayun nga, parang when you like think of something na parang any solution na dapat ba, it's like yung mga nasa ano ka ba, dapat Senate or something, na parang dapat maging legal yung things na ganun siya kabigat. Pero iba talaga yung nagagawa ng art. Yes. As in, it's iba like, if power. You think para about it, backdoor. Yeah, exactly. Backdoor. Like, sila Senator, syempre parang kung nasa Philippine setting, like sila Senator Risa, or one of the people who are championing this, like, women and LGBTQIA mga rights, di ba, na parang, they're really fighting for it. Pero iba din yung nagagawa ng arts sa puso ng mga tao for them to understand kung ano ba yung pinaglalaban natin. So I really hope like more musicians put out ano like more music about this kind of love, and like and more do films din. MVs din na parang iba talaga pag nakikita mo and narinig mo. Actually, yung mga, kahit yung TikToks eh. Oh, TikTok. Yes. Kasi ngayon yung ginagawa niya. And we were both surprised na ang dami palang gusto makakita ng nanay na bading. So, I mean, she's doing something like that is cute na. Sorry, pero pinagtitripan ko lang recently. Ito's parang, like, yung recently pag lumalabas kami, may mga nag-thank you. Bakit? Na, thank you sa TikTok kasi, tapos we just realized, like, recently lang, like 2 days ago na parang, I think kasi hindi ganun ka-accepting yung mga parents. Like, tayo, natin. Kasi parang, it nag, na, ano pa lang eh, like, hopefully tayo pag nagkaroon na ng mga next gen generation, syempre mas nagigets na natin. Pero parang yun yung na-wish din natin na parang ganito ba ako accepted ng parents ko. So ayun, parang yun talaga eh, sulat lang, gawa lang ng music, ng movie, ng art, ng lahat ng pwedeng i-represent tayo, and then before we know it, alam na, feel na ng lahat ng mga tao yung mga gusto nating mapafeel sa kanila. Wala na po akong idadagdag pa. And lastly na lang po, I hope for the both of you po, ano po yung message nyo for all your fans, and of course to the people who resonated with your music and your story. Shucks. Ang weird day kasi, sorry, hindi pa start. I mean, siguro una sa lahat, maraming salamat sa pagtanggap sa aming dalawa, kasi hindi naman namin ine-expect na magbo-blow up ng ganito, I guess, yung relationship namin. I mean, yung story naming dalawa. Kasi, like a lot of queer couples, takot naman talaga kami. Mm-hmm. But thank you kasi tinanggap ninyo yung story naming dalawa. Tinanggap ninyo yung the kind of love that we have. And very grateful kami doon, and we don't take that for granted, because it's very rare that you see
this kind of acceptance sa ganitong relationship. So, yun, dun talaga ako pinaka-thankful. Just wanna say salat siguro nang nakikinig din na, na fans na especially who are like us. Kung nasan man kayo sa journey nyo on this, like, kung hindi nyo patanggap yung sarili nyo or kung hindi nyo pa alam kung tatanggapin ba kayo ng parents nyo, okay lang yan. Kasi may kanya-kanya tayong journey and you need, don't need to push na mangyari siya agad. You need to trust na it will eventually happen and you don't need to, ano tawag din? You don't need to rush? To rush. Kasi not all, there's no one way ng pag-tell ng story natin. So, kung ano yung story mo, may kanya-kanya tayong path. And may kanya-kanya ding timeline. May kanya-kanya tayong timeline. So, I hope maging happy ka lang muna ngayon and just stay true to who you are and don't push things. Kasi mangyayari at mangyayari din ang mga bagay. So, last na lang po, if you, meron po ba tayong hindi na-discuss na gusto nyo i-add? Or... ano pa ba? Wala naman. Ikaw. okay naman po. Ako super, okay lang po, i-pause ko na po yung recording. Okay. Ayun pala.